Welcome back sa Sam's Cooking Video. Magluluto po tayo ngayon ng sweet and sour fish fillet. Pwede po natin itong gamitin ang ating sauce sa manok na fillet or baboy. Pwede maging sweet and sour pork or sweet and sour chicken. At pwede rin tayong gumamit ng isda na may buto. Pwede po tayo magluto. Huwag pong kalimutang pindutin ang yung subscribe button. Lalo-lalo na po sa mga bago sa aking channel. Itong sweet and sour sauce, pwede rin natin gamitin sa usawan sa ating lumpiang Shanghai. Meron po akong na-upload na video sa mga kong video. Pwede nyo pong i-play. Baka meron po kayong matutunan sa paggawa ng lumpiang Shanghai. At may mga video na nauna kong na-upload. Huwag pong kalimutang pindutin ang like. At pwede rin po kayong mag-comment. At pag-share na rin po ang aking video. Ito po ang ating mga sangkap na gagamitin sa ating pagluluto. Para po hindi kayo malito, ay gagawin po natin ng step by step. Unahin po natin gawin ang sauce. Ang mga sangkap ng sauce na gagamitin natin ay sibuyas, luya, carrots, 2 cup na tubig, 1 cup na tomato ketchup, 1 cup na asukal, 1 cup na white vinegar. Iluluto na po natin ating sauce, kaya ating tubig, suka, asukal, at ayan muna natin itong pakuluin. At isama natin dito ang luya, tas at carrots. Natin nating kumulo ang ating sauce. Tandaan po natin ang ating fish fillet at mga sangkap na gagamitin natin para sa panggisa. May nakaready na po tayong mantika para sa ating fish fillet. Ganito po ang itsura ng ating lulutuin, sweet and sour fish fillet. Papakita ko po sa inyo ang pamamaraan para po makaluto tayo ng itong klaseng putahe ng sour sauce. At ito naman po yung niluto natin na topping siya. May buto yan, yung isda. Ito naman po yung fish fillet na dinimo ko. Yung may buto, sample ko lang po yun para pwede kayong gumamit ng may butong isda kung wala pong available na fish fillet. Ito na po tayo. Papakita ko sa inyo kung paano lutuin ang ganitong klaseng ulam. Ito po ang mga sangkap na gagamitin natin sa panggisa at saka pampalapot ng sauce. Meron tayong cornstarch, 1/4 cup, at 1 1/2 cup na tubig. Ito ay pantunaw lang natin dito para lumapot yung ating sauce. Bago natin asikasuhin yung sauce, hiwain muna natin yung ating fish fillet. Papakita ko sa inyo kung paano mag-iwan ng fish fillet para medyo malaki siya. Hindi natin padiretso. Ipa-slant natin ang ating kutsilyo para pag naluto ang ating fish fillet, medyo malaki siyang tignan. Lalo pag nalagyan siya ng butter mixture. Paganyan lang natin. Slide. Huwag nyong ipupush yung ating kutsilyo pag naka-slant kasi pag may puwersa yun at dumulas, maiiwa yung ating kamay. Iayaan lang natin na smooth lang siya, na tight. Kung wala naman kayong fish fillet, pwede naman po yung may buto, yung buong tilapia, o kaya kahit anong isda. Fish fillet. Lagyan natin sa isang bowl. Tignan po natin ang ating fish fillet ng meron po tayong spoon na asin. 1/4 teaspoon na chili powder. 1/2 teaspoon na black pepper. Pagaluin natin sa isang bowl. Tsaka natin lalagay dito sa ating isda. Tsaka natin haluin. Imamarinate natin. Ito naman po yung cornstarch na gagamitin natin sa
pang batter ng isda. Lalagyan natin yung itlog sa ating cornstarch. Tsaka natin ito haluin. I-mix natin po siya. Pag nilagay natin siya, buo-buo po yung ating cornstarch. Tsaka natin ilagay yung isda. Medyo may liquid pa yung isda. Pag nilagay natin dito, matutunaw pa yung ating matatagdagan pa ng liquid ng ating isda. Tsaka natin ito haluin. Kaya, pag medyo nag-liquid na siya, ilagay natin yung cornstarch tsaka yung itlog bago natin ito ihalo yung isda kasi malambot po yung isda. Pero pag baboy o kaya manok, pwede yung sama-sama na yung cornstarch tsaka baboy o kaya manok. Hindi, sa tabi muna natin. Tsaka natin, pwede natin palaputan. Pinakulo ang tubig, asukal, tsaka suka. Pwede na po natin ihulog ang ating ketchup, tomato ketchup. Kung ito'y batch cookery, kung marami ang yung lulutuin, pwede nyo lagyan ng orange food coloring para mahabol nyo po yung kulay. Kung ketchup, tatalon na siya ng liquid, kaya kailangan nyo ng konting orange powder, patakan nyo lang siya, yung McCormick pwede yun, o kaya powder. Itong kumulo, pagka lagay natin ng ketchup, tsaka natin ito papalaputan. Ito po yung ating cornstarch na pampalapot. Dalawa po ang cornstarch na gamitan natin. Gagamit tayo po sa sauce at tsaka sa isda. Ilalagay ko na po ang ating tubig tsaka cornstarch. Haluin natin ng sauce. Gamit ang cornstarch ay unti-unti lang. Dahil kung ito ay ibabagsak natin, maglalasang cornstarch yung ating sauce o kaya magiging paste siya. Titingnan natin ay yung texture, yung kulay ng sarsa, tsaka yung lapot niya. Yun po ang sikreto ng pagluluto ng sauce. Hindi natin maiwasan masobra ng lapot, abulin nyo lang siya ng liquid. Kinatak na cornstarch bago natin ito sundan uli para sigurado siya na nalusaw yung ating pinatak. Ito na ang pagtingin ng sauce. Ipatak nyo lang dito. Pag tinagilid nyo tumutulo, kulang pa yun sa lapot. Kailangan pa natin dagdagan ng lapot. Unti-unti lang, mawala yung mga nilagay nating carrots. Ito papalasa lang. Carrot, sibuya, tsaka luya. Yung lasa, sakto na po yung ating sukat. Kung masikit-sikit na, pwede natin ilagay yung ating isda na pispilay. Pwede yung gamitin. Kailangan, pag nagprito po tayo, deep-fry siya para lumutang, hindi siya didikit yung ating butter mixture. Lutuin at po natin ng dahil ang sauce ay pagkakapitin na natin kung gagamitin pag isa. Tanggalin natin ito sa mantika. Saka natin igigisa ang ating isda sa sauce. Fish fillet, gagamitan po natin ng olive oil o kahit ordinaryong mantika, pwede rin. Optional lang po ang ating olive oil. Basta malagyan lang natin ang luya. Tsaka ating mga sangkap na gagamitin sa pag-isa ay bawang, sibuyas, luya, onion leeks, at ang mga gulay na kakailanganin natin, pinya, chunks, red and green, or angiver, tsaka carrots. Isa natin. Mapapansin nyo, siya, sunod natin din yung, sunod po natin ang ating bawang. Tsaka natin iulog yung sibuyas. Mga gulay, iwan natin yung
Iwan natin yung pinya. Isayin natin gulay. Para medyo maluto na. Ilalagay yung ating sauce. Antayin po natin kumulo. Tsaka natin ilagay yung ating fish fillet. Huwag na natin patagalin pag nilagay natin yung fish fillet para hindi siya malamog. Tad lang yung ating isda. Yung sour sauce. Kung meron kayong lutong ulam, ito po ang style ng a la carte order. Naka-ano siya. Pwede rin. Tapi pala ako ng sample na may butong pritong isda. Pero ang slice ng ating gulay is hindi ganito. Para ang iwan natin ang gulay, yung julienne siya. Hindi siya pa crispy cut or triangle. Para yung ating sauce, para siya ng gulay. Ganyan. Sample ko na may buto ang topping julienne siya. Po siya sa fish fillet. Huwag pong kalimutang pindutin ang subscribe button, like, at pwede rin po kayo mag-comment at pag-share na rin po ang aking video. Mag-ingat po kayo.